Welcome back sa ating channel. So, pasensya na kung ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng ating video tutorial sa pagre-repair. So, mahigit isang buwan yung ating huling upload. So, ngayon lang ulit tayo makakapag-upload. So, na-busy tayo. At nakakapagod din mag-edit. So, wala tayong time. So, ito yung gagawin natin ngayon. Bali, nabuksan ko na isang Astron na 22 inches lang yata ito. Maliit lang. So, yung problema niya, meron siyang indicator light pero hindi siya nag-on. Hindi nagiging blue yung kanyang indicator light. So, pagbukas ko, ayan na. Mari sunog yung kanyang LDO para sa 1.2, ganun din yung kanyang audio IC. Kung bakit nasunog, pumalya din kasi yung isang regulator dito sa kanyang nag-output ng 5 volts or ayan, yung malapit sa kanyang source ng 12 volts. So dapat nasa ano yon, 5 volts, 6 volts pero 12 volts na naging 12 volts yung output niya, pati yung papasok sa kanyang panel niya dun sa LVDS naging 12 volts na, naging ano na din yun, naging 12 volts samantalang dapat 5 volts yon, kaya nasira yung kanyang audio IC na yung supply niya lang yun ay 5 volts. So, tatanggalin natin yung LDO na para sa 1.2. Then, check natin kung matanggal yung ano yan, pagkaka-short. Kasi yung ano yan, yung kumonik na ng supply, shorted na yung galing sa 5 volts. Yung pumasok dyan sa out ng or yung out ng 1.2 short na yon, kaya tinanggal natin. So ayun, bali natanggal naman yung pagkaka ano niya, pagkaka short. Tapos ang gagawin natin dito ay try muna nating ano yan, try muna nating lagyan ng supply yung 1.2, kasi yung ibang supply nito like 3.3, 1.8, okay naman, hindi nasunog yung mga ibang ano natin, ibang LDO. So ang susupplyan lang muna natin yung 1.2, tapos i-check natin kung mag-ano siya, kung mag-switch. So, ayun, doon sa mga viewers natin na bago pa lang, hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. Pa-share na din ang ating video. Pa-like na din. So, ayan, maghihinang muna ako doon sa ground. Yan, magkoconnect tayo dyan ng wire para sa pang-supply natin ng 1.2 volts. Galing sa ating external power supply. So, inuna natin yung ground. Then, magtatap tayo ng wire para doon sa supply ng 1.2 doon sa malapit sa pinagtanggalan natin ng sunog kanina na LDO. So, may ano dyan, may capacitor naman dyan na malapit doon sa coil. So, yan yung output ng 1.2. Then, so, ayan, bali may dumating na customer. So, ayan, bali, susupplyin natin to ng 1.2 volts. And then, subukan nating i-power on kung magkukulay blue yung kanya indicator. So, pag nagkulay blue siya, so, magandang sinyales na gumagana pa yung kanyang board.
So ayan, bali na sa ano lang tayo, 1.2 volts. Then sasaksak natin. And try natin kung mag ano siya, mag-o-on. So ayan, plug in natin, nag kulay pula yung kanyang indicator light. Then pindot tayo ng power. So ito, pumapalya na kasi yung kanyang mga tuck switch, kaya sinort ko na lang ng tweezer. So ayan, nagkulay blue siya, mga bro. So ibig sabihin okay pa yung kanyang board. So ang gagawin na lang natin dito ay maglalagay tayo ng mga ano diyan, buck converter siguro, para mas maganda. Mura lang naman yung buck converter. So maglalagay tayo ng buck converter, bali dalawa yung lalagay natin dito. Kasi ito yung yan yung 12 volts. Oh, yung input ng 1.8 12 volts na. Pansinin niyo yung sa panel, 12 volts na din 'yon. So ano yan, dapat ayusin natin 'yon. Yung input ng 1.8 at saka 3.3, gawin nating ano yan, dapat nasa 5-6 volts. Pansinin nyo yung papunta sa panel natin. Mataas, di ba? So, ayusin natin. Maglalagay tayo ng buck converter doon sa input ng 1.8 volts supply and then 3.3. Para pagdating yon sa panel, pag nag-switch on siya, magiging 5 volts. So, hindi natin yun i-exacto na 5 volts as mga 6. 6 point something. So, ayan yun. 12 volts yung ano natin, nasukat natin. So, okay naman yung 3.3. 1.8. So, maglalagay tayo dito ng dalawang buck converter para sa 6 volts and then 1.2. Tapos tatanggalin din natin yung ating audio IC na sunog dyan. So ayan, di pa natin natatanggal. Tapos papalitan na lang natin yan ng amplifier board, yung mga maliliit. Marami naman tayo dyan, yung 5 volts na lang yung lalagay natin dito. So yung gagawin natin dito ay gusto naman nito, Mer, yung ganito. Kasi wala naman tayong pamalit. Naubusan tayo ng pamalit na mainboard ng ganitong TV. So, mura lang naman yung ilalagay natin. Yung buck converter, bali dalawa yun. Bili ko lang yun, tig 45 ang isa. And then yung amplifier board, mura lang din. So yun na lang yung ilalagay natin. Yung mga viewers natin, iba, lalo na yung mga banyaga, ayaw yung ano, yung ganitong remedy, gusto nila malinis, palit yung pyesa, or kung walang pamalit na pyesa, palit board. Pero yung gagawin natin dito ay pumayag naman si customer at saka para magawa agad. Kasi kung i-order pa natin, matatagalan pa. So, ito, natapos ko ng nilagyan ng buck converter. So, yun yung para sa 1.2. So, ito yun, yung ating buck converter. Nakaset na yan sa 1.2 volts. And then, yung isa naman, bali, sinet ko lang yan sa 6.5 volts. Input yan ng ano, ng input ng 1.8 saka 3.3. Pagdating yan sa panel natin, eksakto na yan na 5 volts or 5.1, ganun. So, hindi ko siya ineksakto na 5 volts. Para pagdating doon sa ating LCD panel, doon siya mag-eksakto na 5 volts or 5.1 volts. So, ayan. Sinubukan natin. Nag-on na siya.
And then, sukatan natin ngayon. Okay, sukatan natin ngayon ng kanyang voltage. Mamaya, ayusin din natin, hindi yung ganyan na magulo yung pagka wirings. Eh, baka mabash na naman tayo. So, check natin yung kanyang 1.2 volts. So, ayan. So, kulang pa. Konting adjust na lang yon. Pero nag-on naman na siya eh. Yan na yung papasok sa ating panel. Nasa 5.2. Pero pag ano yan, nakasalpak na yung panel niya, magiging ano lang yan, 5.1. Hindi pa kasi nakalagay yung panel dyan eh. Pero nag-switch na yung ating TV. So, ayan yung setup natin. So, ang kulang na lang dyan ay yung ating pamalit doon sa ating audio IC. So, yung nasa yung itong TV na to naman, Astron, 32 inches. Gagawa lang ng kapatid ko, leak yung kanyang mga CKB or clock. Bali, ginamitan lang niya yan ng short killing method at okay na. So, ito, lalagyan natin to ng amplifier board, yung 5 volts. So, ayan, after nating mailagay yung ating amplifier board para sa kanyang audio, tingnan natin. Lagyan natin ang antena. Ayan. Okay na. Ang ating adjust yung kanyang volume. So, ayan. Okay naman. O yan, okay na. Bali, ayusin na lang natin yung wirings para maganda naman tingnan. So, ayan, ayos na natin yung kanyang wirings. Lalagay na lang natin yung kanyang LCD para ma-check naman natin yung kanyang picture. Okay, plug in ulit natin. Yan. Doon na yung kanyang indicator light. Nagkulay blue na. Yun na, si Astron. So, okay pa naman yung kanyang display. So, doon lang sa kanyang board nagka-problema. So, ayan. Okay na. Check natin yung volume. Kung nyo, kung okay na. Ayan. Okay na. Pinaan natin. Pinadala na. Okay. Okay. Wain, garay. Tapos yung ano dito kanina, yung 32 inches na inayos ng kapatid ko, kinuha na. Tapos meron namang dumating na Samsung 43. Kita man yung likod na, 43 ba? 43 ito eh. 43. 43. Ha? Ako, awanan, blur din. Ayan, 43. Bali, nawalan daw ng power kagabi. Kaya ito, kadarating lang. Tapos, nung chinik ng kapatid ko yung kanyang power supply, ayun, napasukan ng
langgam. Ayan. Shorted yung kanyang MOSFET. Check natin. Ayun, sa ilalim. Oh. Ayan. So, ang gagawin niya dyan, bali, co-convert na lang yan. Co-convert niya ng stair W. So, ayan. Okay na yung ating ginawa na Astron 22. Tapos yung ginawa ng kapatid ko dito na Samsung 43. Bali, minodify na lang niya ng star W. Okay na din. Okay, kung nagustuhan nyo yung ating video, just like, share, and subscribe. Maraming salamat. Walking alone in the streets.